Kailanman, huwag niyong iisipin na hindi alam ng mga biblical authors at propeta ang kwento ng mga Sumerian. Ang salitang Tehom ay nagmula sa salitang Tiamat. Itong Rehab na ito, nanggaling din yan sa pangalang Tiamat. Si Apsu, Tiamat at Mumu ay ang pinakaunang Divine Trinity ng ating kalawakan. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description o comment section ng video na ito. At Kelly, hihiling lang ako sa inyo na huwag niyo kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Guys, i-follow niyo kami sa TikTok ha. Meron na po kaming official TikTok account, Learning Express 101 YT. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nga pala mga ka-LE, pasensya na kung hindi kami nakapag-upload noong nakaraang Sabado ha. Nagkasakit kasi ang inyong lingkod at kinailangan ko magpahinga. Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang mga pambihirang kaalamang ipinamana ng mga Anunnaki sa mga Sumerians. Grabe ang isang yun mga ka-LE. Biruin mo, sobrang dami palang nalalaman ng mga Sumerian tungkol sa ating solar system. At ito pa, kilala at alam na nila ang lahat ng planeta noong mga panahong hindi pa natin nadidiskubri ang mga ito. Pinaliwanag ko rin doon kung saan nagmula ang pangalan ng mga araw natin ngayon. Sunday, Monday, Martes, saan ba nagmula ang mga pangalang ito? Mga ka-LE, kung gusto nyong malaman ang sagot sa tanong na yan at kung hindi nyo pa yan napapanood, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo dito ha. Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na hindi kayo magsisisi dahil marami kayong matututunan. Ngayon naman sa episode na ito, ikukwento ko sa inyo ang isang sinaunang kwento kung saan nagmula ang Biblical Genesis. Ang kwentong ito ay talagang nagdala ng napakahabang debate sa mga scholar noong mga nakaraang dekada dahil sa mga nilalaman nito. Ang kwentong aking tinutukoy ay kilala sa panimulang mga salita nito, Inuma Elish. Ibig sabihin nito mga ka-LE, noon sa kaitaas-taasan. Ikukwento ko ito sa inyo at tatalakayin natin ang connection nito sa Genesis. Kaya makinig kayo ng maigi dahil napakarami nating tatalakayin detalye sa video na ito. Kaya naman ngayon, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng puto at kape. Umupo at mag-relax dahil ikukwento ko na sa inyo ang Inuma Elish story. Sa sinaunang mundo, ang konsepto ng Diyos ay mas malawak pa
kaysa sa konsepto ng Diyos na alam natin ngayon. Ngayon kasi mga ka-LE, nakatanim na sa isip natin na dapat iisa lang ang Diyos at wala nang iba. Pero alam niyo ba na noong unang panahon, hindi ganito kasimple ang lahat? Iba't ibang kinikilalang Diyos ng mga sibilisasyong ating sinundan. Nariyan ang mga celestial gods. Sila yung mga celestial bodies na matatagpuan sa ating kalangitan. Ang halimbawa nito ay ang araw, buwan, mga planeta, mga bituin, bulalakaw, kometa at marami pang iba. Oo mga ka-LE, itinuturing din ng mga sinaunang tao ang mga miyembro ng ating solar system bilang mga Diyos. Pero hindi sa paraang iniisip natin. Hindi nila literal na sinasamba ang mga celestial bodies na ito. Dahil ang kanilang sinasamba ay ang mga Diyos na sumisimbolo sa mga celestial bodies na ito. Madalas natin itong makita sa mga kasulatan kung saan inilalarawan ng mga sinaunang kultura ang kanilang mga Diyos bilang simbolismo ng mga celestial bodies. Ang halimbawa niyan mga ka-LE ay ang Diyos na si Shamash. Siya ang Anunnaki Sun God ng Israel noong unang panahon at bilang isang Diyos, nire-representa o sinisimbolo niya ang haring araw dito sa lupa. Ang isa pang halimbawa niyan ay si Sin. Siya naman ang Anunnaki Moon God ng Babylon. Sinisimbolo naman niya ang buwan na natatanaw natin sa madilim na gabi. Ngayon mga ka-LE, ang pinakamalinaw na halimbawa ng tradisyong ito ay matatagpuan natin sa Roman mythology. Sa Roman culture kasi, iisa lang ang pangalan ng Diyos at ng celestial body na sinisimbolo ng mga ito. Ang halimbawa niya na ay ang mga Roman gods na sina Mercury, Venus, Mars at marami pang iba. Sa madaling salita, kapangalan ng kanilang Diyos ang celestial body na sinisimbolo ng mga ito. Ngayon mga ka-LE, ang literary device na ito ay tinatawag na personification. Sa istilong ito, binibigyan ng author ng katangiang pangtao ang isang bagay na hindi naman tao. Halimbawa, kasabay ng pag-ihip ng hangin ang pagsayaw ng bulaklak sa hardin. Sa pangungusap na ito, ginamit natin ang mga katangiang pangtao upang ilarawan ang nangyayari. Hindi naman literal na umiihip ang hangin at hindi rin naman kayang sumayaw ng mga bulaklak. Ginamit lang natin ang katangian ng tao para ilarawan kung ano ang nangyayari at para mas madali rin itong maintindihan ng nakikinig. Ngayon mga ka-LE, bakit ba natin dinaanan ang bagay na yan? Bakit nilecturean ko kayo tungkol sa literary device na ito? Ganito kasi yun mga ka-LE. Para lubos nating maintindihan ang mga kasulatan at kwento na iniwan sa atin ng mga sinaunang tao, kailangan natin maging pamilyar sa mga literary devices. Ito kasi yung ginagamit ng mga sinaunang manunulat upang patagong ilarawan ang kahulugan ng kanilang mga kwento. At ang mga mythology mula sa sinaunang mundo ay siksik sa mga aligoryang ito. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang hindi lubos na naiintindihan ang mga sinaunang kwento dahil hindi nila alam kung ano ba ang literal na kahulugan at ang mga simbolismo sa kwento. Ngayon mga ka-LE, balikan natin yung konseptong pinag-usapan natin sa simula kung saan sinisimbolo ng mga Diyos ang mga celestial bodies ng kalawakan. Alam niyo ba na bago pa makuha ng mga Romano at Griego ang tradisyong ito, ito ay ina-apply na ng mga Sumerians sa kanilang mga kasulatan? Sa katunayan, sa kwento nga ng Inuma Elish, makikita natin ang paggamit sa pangalan ng mga Diyos bilang simbolismo para sa mga celestial bodies. Ngayon mga ka-LE, ikukwento ko muna sa inyo kung tungkol saan ba ang kwentong ito kasi medyo nakakalito ang paggamit nila ng mga salita at pangalan ng Diyos. Ngayon, ang Inuma Elish ay isang sinaunang alamat ng ating kalawakan. Dito, bagong silang pa lang ang mga planeta. Ang kanilang mga magulang ay ang mga celestial gods na sina Apsu, ang araw, at si Tiamat, ang matubig na planeta. Sa kwentong ito,
Sinasabing hindi pa stable ang ating solar system noong mga panahong iyon dahil bagong silang pa lang ang mga celestial bodies. Dahil dito, nagkagulo ang mga batang Diyos. Ito yung mga planeta, mga ka-LE. Hindi rin stable ang Diyos na si Apsu. Siya naman yung araw. Tandaan niyo, mga ka-LE, na sinisimbolo ng mga Diyos ang mga celestial bodies sa kwentong ito. At sa kwentong ito, ang salitang Diyos ay nangangahulugang planeta o araw. Ngayon, mabalik tayo. Sa paglipas ng panahon, may isang planeta na nagngangalang Marduk na nanghimasok sa ating kalawakan. Binangga at winasak nito ang matubig na planeta na si Tiamat. Nang si Tiamat ay nawasak na, naging stable at tahimik na ang ating kalawakan. Gamit ang bangkay ni Tiamat, nilikha ni Marduk ang langit at ang earth. Ngayon, mga ka-LE, ito ay isang creation story na nagsisilbing cosmogony na layong ipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat, kung saan nanggaling ang mga planeta at ang ating mundo, at kung ano ang lagay ng ating solar system noong ito ay bagong silang pa lamang. Mga ka-LE, pakinggan nyo ng maigi ang kwentong ito, ha? At huwag nyong aalisin sa inyong isip na ang mga Diyos na gumaganap sa kwentong ito ay sinisimbolo ang araw, buwan at mga planeta ng ating solar system. Inuma Elish. Noon sa kaitaas-taasan, bago pa malikha ang Adam, bago pa malikha ang mga Anunnaki, bago pa magkaroon ng mga hayop at halaman, wala pang nag-i-exist. Ang meron lang ay ang malawak at walang hanggang kadiliman ng kalawakan. Pagkatapos, umusbong ang dalawang pinakaunang Diyos. Ito ay si Apsu at si Tiamat. Si Apsu ay ang Diyos Ama na nagbibigay buhay. Tinataglay niya ang life-giving element ng universe. Ito ay isang invisible force na sinisimbolo ng tubig. At gamit ito, kaya ni Apsu na lumikha ng iba pang celestial gods. Tandaan niyo, mga ka-LE, hindi ito tumutukoy sa literal na tubig na pinandidilig natin sa halaman. Si Tiamat naman ay ang pinakaunang Diyos Ina. Siya ay isang makapangyarihang celestial god. Kagaya ni Apsu, tinataglay din niya ang life-giving element ng universe. Ito yung symbolic na tubig, mga ka-LE. Pero tinataglay din ni Tiamat ang literal na tubig. Ito na yung literal na tubig na nakikita nating umaagos sa mga ilog at sapa. Si Tiamat ay isang matubig na celestial god. Pwede nating sabihin na siya ay isang matubig na planeta. Minsan, tinatawag siyang watery god. Minsan, the great deep. At kung minsan naman, tinatawag siyang watery monster. Pero mga ka-LE, madalas siyang ilarawan ng mga Sumerian at Babylonian bilang isang matubig na dragon gaya ng nakikita nyo ngayon. At kung minsan naman, inilalarawan siya bilang isang halimaw gaya nito. Ang Diyos na nakasunod sa kanya ay si Marduk na hawak ang kanyang kidlat. Ngayon, mga ka-LE, ang mga magical waters ni Apsu at Tiamat ay naghalo. At sa paghahalong ito, isinilang ang pinakauna nilang anak. Ito ay si Mumu, ang mensahero ni Apsu. Ang tatlong celestial gods na ito, si Apsu, Tiamat at Mumu, ay ang pinakaunang divine trinity ng ating kalawakan. Ngayon, mga ka-LE, ang tatlong Diyos na ito ay lumulutang lang sa madilim na kalawakan. Wala pa kasing langit at lupa noong mga panahong iyon. Wala ring mga oras, araw at taon. Wala pang kahit anong nag-i-exist maliban sa mga celestial gods. Muling naghalo ang mga magical waters ni Tiamat at Apsu. At sunod na isinilang ay ang Diyos na si Nalahamu, ang Diyosa ng digmaan, at si Lamu, ang Panginoon ng digmaan. Naghalo pang muli ang mga mahiwagang tubig na ito, at ang sunod namang isinilang ay si Kishar, ang prinsipe ng matatag na lupain, at si Anshar, ang prinsipe ng langit.
Lumipas ang panahon, si Kishar at Anshar ay nagkaroon din ng kanilang sariling mga anak. Ito ay ang mga Diyos na sina Anu, ibig sabihin, siyang nasa langit. Sinudimud-iya, ang malikhaing Diyos, mas kilala natin siya bilang si Enki. At ang pinakahuli nilang anak ay si Gaga, siya ang alagad ni Anshar. Ngayon, dahil sa pagdami ng mga celestial gods, naging maingay at magulo ang kalawakan. At dahil sa gulong dala ng mga batang Diyos na ito, hindi makapagpahinga si Tiamat at Apsu. Gaya ng inaasahan, hindi nagustuhan ni Apsu ang ingay ng mga batang Diyos. Dahil dito, pinagplanuhan nilang dalawa ni Mumu ang pagwasak sa mga batang celestial gods. Ngayon mga ka-LE, walang kaalam-alam si Apsu na may nakikinig pala sa kanilang pagpaplano. Ito ay si Iya. Nang marinig ni Iya ang plano ni Apsu na wasakin ang kanyang mga kapatid, nagmandali itong kumilos upang mapigilan ang masamang plano ni Apsu at Mumu. Binuga ni Iya ng napakalakas na puwersa si Apsu upang ito ay makatulog. Nang si Apsu ay tulog na, ninakaw ni Iya ang kapangyarihan ni Apsu na lumikha ng mga planeta. At matapos ito, sunod namang inatake ni Iya si Mumu. Kinulong niya ito sa tabi ng natutulog na si Apsu. Dito, hindi na siya makakaalis at mananatili na lamang sa tabi ng kanyang ama. Ngayon mga ka-LE, dahil na kay Iya na ang kapangyarihan ni Apsu na lumikha ng mga planeta, nalikha nito ang kanyang anak at pinangalanan niya itong Marduk. Siya ang pinakabagong celestial god ng kalawakan. Nang malaman ni Tiamat ang ginawa ng kanyang anak kay Apsu, nagalit ito at naging isang halimaw. Nais niyang maghiganti sa kanyang mga anak, pero alam niyang malakas at makapangyarihan na ang mga ito. Dahil dito, napilitan siyang lumikha ng kanyang hukbo na binubuo ng mababangis na halimaw, at ang mga ito ang susugod at lalaban kila Iya. Ang hukbong ito ay binubuo ng 11 halimaw na kasing lakas ng mga batang Diyos, at ang pinuno ng hukbong ito ay si Kingu. Ibinigay ni Tiamat sa kanya ang Tablet of Destiny upang ang kanyang katayuan ay maging tulad ng sa isang Diyos. Pagkatapos nito, nagsimula na ang digmaan. Nang matanaw ng mga batang Diyos ang mga halimaw na papalapit sa kanila, sila ay naghanda para sa laban. Ang mga Diyos na sina Kishar, Anshar, Anu, Iya at Gaga ay lumaban ng digmaan sa mga halimaw ni Tiamat. Ngayon, dahil kasing lakas lang nila ang mga halimaw na ito, hindi sila manalo-nalo kahit anong puwersa at mahika ang kanilang gamitin. Napagod na sila Iya sa laban at malapit na silang matalo. Ngayon mga ka-LE, bago patuluyang matalo sa laban ang mga batang Diyos, ang anak ni Iya na si Marduk ay tumindig. Nakipagkasundo ito sa mga Diyos na papaslangin niya si Tiamat. Pero kailangang mangako ng mga Diyos na siya ang magiging hari ng kalawakan kapag nagawa niya ito. Dahil ang mga Diyos ay pagod na sa laban, agad silang sumumpa kay Marduk na siya ang itatalagang hari ng kalawakan sa oras na mapatay niya si Tiamat at ang mga halimaw nito. Matapos ang kanilang panunumpa, naghanda na si Marduk sa laban. Kinuha niya ang lahat ng armas na kanyang kakailanganin upang matalo niya ang mga halimaw na Diyos. Siya ay nagtungo sa direksyon ni Tiamat at nang ang dalawang Diyos na ito ay magharap, si Marduk ay naghanda na sa pag-atake. Binugahan ni Marduk ng hangin ang matubig na katawan ni Tiamat. Ang hangin ito ay naglakbay sa karagatan ni Tiamat hanggang sa siya ay maparalisa at kumalma. Ang nagwawalang karagatan ni Tiamat ay kumalma nang mapalibutan ito ng hangin ni Marduk. Habang paralisado si Tiamat, sunod na inatake ni Marduk si Kingu. Madali niya itong natalo at kinuha niya ang Tablet of Destiny na ibinigay ni Tiamat upang hindi na ito makakilos. Matapos ito, kinulong niya si Kingu gamit ang kanyang kapangyarihang kidlat upang hindi ito tumakas. Ngayon mga ka-LE, nang matapos na si Marduk kay Kingu, muli nitong hinarap ang paralisadong si Tiamat at gamit ang kanyang kapangyarihan, hinati niya si Tiamat sa dalawang bahagi. Ngayon mga ka-LE,
dito na mag-uumpisang maging kahawig ng Genesis ang kwentong ito ng Inuma Elish. At pakinggan nyo ito ng maigi ha, dahil babalikan natin ito mamaya. Mabalik tayo mga ka-ili. Ang ulo o taas na bahagi ni Tiamat ay kanyang kinuha upang gawing earth. At ang babang bahagi naman ay kanyang kinuha upang gawing durog na porselas ng kalawakan o hammered bracelet of the heaven. Ito yung firmament o langit na tinutukoy sa kwentong ito mga ka-LE. At ito rin yung langit na tinutukoy sa Genesis. Pero ngayon, mas kilala na natin ito bilang asteroid belt. Ang mga halimaw naman na nilikha ni Tiamat upang lumaban sa mga Diyos ay dinurog ni Marduk at pinatapon niya ang mga ito sa madilim na kalawakan. At ang mga halimaw na ito ay naging mga kometa, mga ligaw na celestial bodies ng ating kalawakan ngayon. Pagdating sa dulo, natapos na ang digmaan ng mga Diyos sa kalawakan at si Marduk ang nagwagi. Dahil napagtagumpayan nila ang digmaan, si Marduk na ang kanilang itinalaga bilang kanilang bagong hari. At bilang bagong hari, binigyan ni Marduk ng gawain ang mga Diyos. Ang bawat isang Diyos ay binigyan niya ng trabaho na kailangan nilang gampanan upang maging mapayapa at tahimik ang kalawakan. Ngayon mga ka-LE, matapos mabigyan ni Marduk ng trabaho ang mga Diyos, pinagtuunan naman niya ng pansin ang Earth. Isa sa mga ginawa ni Marduk matapos niyang likhain ang Earth ay pinaghiwalay niya ang liwanag at dilim upang ang ating mundo ay magkaroon ng araw at gabi. Sunod naman niyang inayos ang atmosphere. Hiniwalay niya ang tubig ng lupa at ang tubig ng langit. Nagtuloy-tuloy pa ang kwento at ayon dito, sunod naman niyang inayos ang mga lupa, dagat, mga bundok at mga ilog. At ang sunod naman niyang nilikha ay ang mga halaman at mga hayop. Ngayon mga ka-LE, nag-usap si Marduk at Ea kung ano ba ang gagawin nila kay Kingu. Siya yung namuno sa mga halimaw ni Tiamat. Napagdesisyon na nilang dalawa na likhain ang mga tao gamit ang dugo ni Kingu. Kinuha nila ang dugo ni Kingu at gamit ito, nilikha nila ang tao at inilagay nila ang mga ito dito sa Earth. Ang mga tao ang naging alipin ng mga Diyos. At sa mga taong ito, pinaumbaya ni Marduk ang mundo. Kasunod nito, ginamit ni Marduk ang kanyang puwersa upang ilagay si Kingu sa ating himpapawid bilang tanod ng gabi at tagapagprotekta ng ating mundo. Si Kingu ay kanilang itinali sa tabi ng ating daigdig at eto na ang buwan na nakikita natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, kung ang halimaw na si Tiamat ay na-reincarnate at naging Earth at Asteroid Belt at ang kanyang alagad naman na si Kingu ay naging buwan, ano naman ang nangyari sa ibang mga Diyos? Ano-anong celestial body ang kanilang sinisimbolo? Well mga ka-LE, si Apsu ay ang araw. Siya ay isang natutulog na bituin. Ang sinaunang Diyos Ama na nagbibigay liwanag, enerhiya at buhay sa ating mundo ngayon. Si Mumu naman, ang tapat na alagad ni Apsu ay ang planet Mercury, isang maliit na planeta sa tabi ni Haring Araw. Si Lahamu naman ay ang sumisimbolo sa planet Venus. Si Lamu ay planet Mars. Si Kishar ang planet Jupiter. At ang kanyang asawa na si Anshar naman ay ang planet Saturn. Si Anu ay ang sumisimbolo sa planetang Uranus. Si Ea ay ang sumisimbolo sa planetang Neptune. Ngayon mga ka-LE, si Gaga na dating nasa tabi ni Anshar Saturn ay tumilapon sa dulo ng solar system noong mangyari ang labanan ng mga Diyos. Siya ang naging planet Pluto na kinikilala natin ngayon. Nang si Tiamat ay na-reincarnate at naging planet Earth, iniwan niya ang kanyang mga tubig dito sa ating mundo. At ang mga dagat, ilog, lawa at sapa na nakikita natin ngayon ay ang alaala ng katubigang taglay ni Tiamat noong siya ay isa pang mabangis na halimaw. Ang relasyon ng Genesis at Inuma Elish. Ngayon mga ka-LE,
Ang kwentong ito ng Inuma Elish ay ang national epic ng Babylon. Ito ay nire-recite at isinasadula ng mga Babylonian tuwing sasapit ang bagong taon. Ang kwentong ito ng Inuma Elish ay isa sa pinakakilalang kwento ng sinaunang mundo dahil mahalaga ito para sa politika at relihiyon ng sinaunang Babylonia. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan naman natin ang Genesis narrative. Alam niyo ba na kakaunting tao lang ang nakakaalam na may koneksyon ang Genesis at Inuma Elish? Hindi kasi agad mapapansin ng mga readers ang pagkakahawig ng mga kwentong ito, lalo na kung hindi mo pa naririnig ang Inuma Elish Epic of Creation. Kaya naman ngayon mga ka-LE, babasahin natin verse by verse ang Genesis upang makita natin ang malaking pagkakahawig at kung paano hiniram ng Biblia ang Babylonian Epic na ito. Kailangan natin itong gawin para makita natin na ang mga Bible verse mismo ang magpapatunay na hindi lang basta alam ng mga biblical authors at mga propeta ang Inuma Elish dahil hiniram nila ito at ang kwentong ito ay kanilang ginamit bilang panimulang kwento ng Biblia. Ngayon, ang pinakaunang mga katagang matatagpuan natin sa Genesis ay ito. In the beginning, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang ruwak ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tehom. Ngayon mga ka-LE, kung mapapansin nyo, hindi ko binago ang mga special Hebrew words ng verse na ito. Ang mga salitang ito kasi ang nagbigay daan upang matuklasan ng mga scholar ang pinagmula ng Genesis. Ngayon mga ka-LE, talakayin natin itong mga special Hebrew words. Ang salita natin ay ruwak ng Diyos. Ito ay madalas i-translate ng ilang translator bilang the Spirit of God. Pero alam niyo ba mga ka-LE na ayon sa mga scholar, sa puntong ito ng kwento, hindi pa spirit ang tamang translation ng salitang ito? Sa mga susunod na kwento pa ng Biblia, magiging spirit ang translation ng salitang ruwak. Pero ayon sa mga scholar, sa puntong ito ng kwento, ang pinakamalapit na pagsasalin ng salitang ruwak ay hangin o hanging ibinuga. Nagkaroon lamang ng kalituhan dito dahil pagdating sa Latin language, dalawa ang kahulugan ng salitang spiritus. Una, ito ay nangangahulugang breath o wind from the mouth, hangin mula sa bibig. At ang pangalawang translation naman nito ay spirit o spirito. So mga ka-LE, lumalabas na ang ruwak of God ay hindi nangangahulugang spirit of God dahil ang tamang translation nito ay wind of God. Ngayon mga ka-LE, makinig kayo ng mabuti dahil ang Hebrew word na ginamit sa dulo ng verse na ito ay talagang nakakamangha. Mahalagang malaman na ang Hebrew word na tehom ay nangangahulugang the deep. At maniwala man kayo o hindi, ang salitang tehom ay nagmula sa salitang Tiamat. Siya ang halimaw na nakalaban ni Marduk sa Inuma Elish. Siya yung tinatawag na the great deep. Siya ang tehom na tinutukoy sa Genesis. Ngayong alam na natin na ang tehom ay nagmula sa salitang Tiamat, basahin natin muli ang dulong bahagi ng verse na ito. Ang hangin ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng Tiamat. Ngayon mga ka-LE, naalala niyo pa ba yung nangyari sa labanan ni Marduk at Tiamat? Yung nagbuga ng hangin si Marduk sa karagatan ni Tiamat upang ito ay maparalisa o kumalma? Ang kwentong iyon ay ang pinagmulan ng Bible verse na ito. Ang Bible verse na ito ay isang alingaungaw ng sinaunang kwentong iyon. At kapag tinuloy natin ang pagbabasa ng Genesis, makikita natin ang iba pang pagkakapareho ng dalawang kwentong ito. Genesis 1:3-5. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiya ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, hiniwalay niya ang liwanag at kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Ngayon mga ka-LE, ayon sa Inuma Elish,
Matapos likhain ni Marduk ang Earth, ginamit niya ang kanyang puwersa upang paghiwalayin ang liwanag at dilim upang ang ating mundo ay magkaroon ng araw at gabi. Kung mapapansin niyo mga ka-LE, ito ay sobrang nahahawig sa sinasabi ng Bible verse na ito, kung saan matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, gaya ni Marduk, hiniwalay rin niya ang liwanag at dilim at ang mundo ay nagkaroon ng araw at gabi. Ito ang Hebrew version ng paghihiwalay ni Marduk ng liwanag at dilim matapos niyang likhain ang langit at lupa. Genesis 1:6-8. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Ang pagitang ito ay tinatawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Ngayon mga ka-LE, natatandaan niyo pa ba yung sinasabi ng kwento ng Inuma Elish? Matapos paghiwalay ni Marduk ang liwanag at dilim, sunod niyang inayos ang atmosphere ng Earth. Hiniwalay niya ang tubig ng ulap sa tubig ng lupa para lumamig ang mundo. Ngayon mga ka-LE, kung mapapansin niyo, ito rin ang sinasabi sa Genesis 1:6-8, matapos paghiwalayin ng Diyos ang liwanag at dilim. Kapag tinuloy natin ang Inuma Elish, makikita natin ang tumpak na pagkakahawig ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dalawang kwentong ito. Ayon sa Inuma Elish, matapos paghiwalayin ni Marduk ang tubig ng langit at tubig ng lupa, sunod niyang inayos ang pundasyon ng lupa at ang tubig ng dagat. Inayos niya ang mga kontinente, bundok, ilog, dagat at mga sapa. Sunod naman niyang nilikha ay ang mga halaman, mga hayop sa tubig at lupa, at ang pinakahuli ay ang tao. Ngayon mga ka-LE, ang pangyayaring ito rin ang sinasabi ng Genesis 1:9-30, kung saan inayos ng Diyos ang lupa at dagat, pinatubo niya ang mga halaman, inayos niya ang kalawakan, nilikha niya ang mga hayop, at ang pinakahuling bahagi ng creation ng Diyos ay ang tao. Ito ay kagayang kagaya ng pagkakasunod-sunod ng ginawa ni Marduk sa kwento ng Inuma Elish. Ngayon mga ka-LE, kung ang Genesis ay nagmula sa Inuma Elish, bakit hindi natin narinig ang pangalan ng ibang mga Diyos? Nasaan sila Anshar, Kishar, Lahamu, Iya at iba pa? Bakit hindi sinama ng mga biblical authors ang labanan ni Marduk at Tiamat sa kabuuan ng Genesis? Bakit kaya? Kung kukopyahin mo nga naman kasi ang isang bahagi ng kwento, bakit hindi mo pa kopyahin lahat? Well, napansin na ng mga scholar ang bagay na yan, at ang sagot sa tanong na yan ay nakita nila sa paniniwala at kultura ng mga Hebrew. Tandaan natin mga ka-LE na ang mga Hebrew ay naniniwala sa konsepto ng iisang Diyos. Ito bang dahilan kung bakit nila ipinresenta sa atin ang kanilang Diyos bilang isang sobrang makapangyarihang nilalang na kayang likhain ang lahat ng bagay at walang kalaban? Dahil para sa kanilang mythology, iisa lang ang Diyos at wala ng iba. Ngayon mga ka-LE, ito ay tinatawag na demythologize, kung saan nire-reinterpret ng manunulat ang isang kasulatan o kwento at inaalis niya ang mga mythological element ng kwentong iyon, gaya ng mga labanan at tunggalian ng mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong narinig na laban sa Genesis, kahit halata naman na gayang-gaya nito ang kwento ng Inuma Elish. Sa madaling salita, inalis nila ang labanan, pangalan ng ibang mga Diyos, at iba pang mga elemento upang bigyan ng spotlight ang isang karakter na sobrang makapangyarihan, walang katapat, at walang limitasyon. Ngayon mga ka-LE, laging sinasabi ng mga tao na nagkataon lang ang mga pagkakaparehong ito na ang kwento ng Genesis at mga Sumerian story,
At nagkakaroon lamang daw ng koneksyon ang mga kwentong ito dahil sa pagiging bias. Ngayon, heto ang gusto kong sabihin dyan. Kailanman, huwag niyong iisipin na hindi alam ng mga biblical authors at propeta ang kwento ng mga Sumerian, lalo na itong Inuma-Elish. Dahil kung hindi niyo pa alam, napakaraming biblical verse ang magpapatunay na alam ng mga Hebrew ang Inuma-Elish at meron din silang sariling version ng kwentong ito. Ang Inuma-Elish ay ilang beses nang nabanggit sa Biblia bilang alegorya ng labanan ng Diyos at isang matubig na halimaw. Halimbawa na lang yan mga ka-LE ay ang Genesis na kakatapos lang natin pag-usapan. Makikita din natin ito sa Psalm 74:12-17. Gayon may ang Diyos ang hari ng sinaunang panahon na may dala ng kaligtasan sa lupa. Hinawi mo ang karagatan gamit ang iyong kapangyarihan. Ito yung hinati ni Marduk si Tiamat sa dalawa mga ka-LE. Dinurog mo ang ulo ng halimaw ng karagatan. Ito naman yung dinurog ni Marduk, yung mga halimaw na alagad ni Tiamat. Winasak mo ang ulo ng Leviathan. Ibinigay mo siya bilang pagkain sa mga nilalang. Ngayon mga ka-LE, itong Leviathan na ito, akala ng mga tao sa loob ng mahabang panahon, ito ay isang hayop. Pero ang hindi nila alam, ito ay isang alegorya para sa karakter ni Tiamat. Isang matubig na halimaw. Tapos, kapag binasa natin ang verse 15-17, parang inulit lang natin ang kwento ni Marduk matapos niyang talunin si Tiamat. Ito naman mga ka-LE, sa Isaiah 51:9, "Gumising ka, O Yahweh, at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami. Tulad noong una, hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rehab na dambuhala ng karagatan?" Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na ang salitang ito, itong Rehab na ito, nanggaling din yan sa pangalang Tiamat. Ang mga biblical verse na ito ay ang mga patunay na alam at pamilyar ang mga Hebrew sa kwento ng Inuma-Elish dahil ang kwentong ito ay bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Kailanman, hindi nagkataon ang mga pagkakahawig ng mga biblical stories at Sumerian stories. Ito ay sinadya dahil malinaw pa sa sikat ng araw na alam ng mga Hebrew ang mga kwentong ito noon at ang Biblia mismo ang magpapatunay nito ngayon. Sinaunang hipokrito, sinaunang pagnanakaw ng kultura at kwento. Wala tayong kaalam-alam na ang mga kwentong pinagmulan ng ating inspirasyon sa Diyos na nakuha natin sa Biblia ay pamana sa atin ng mga Sumerians. Wala tayong kaalam-alam na ang mga sinaunang kwento kung saan hango ang ating pananampalataya ay galing pala sa mga Sumerian. Sila ang mga taong itinuturing nating pagano. Wala tayong kaalam-alam na ang mga Diyos na kinikilala at sinasamba natin ngayon ay nagmula pala sa mga Sumerians. Sila ang mga Anunnaki na nagmula sa ibang mundo. Ang buong akala natin, patay na ang alaala ng mga Anunnaki. Pero ang hindi natin alam, kabilang tayo sa kultong sila ang sinasamba. Sa kultong sa atin ay kanilang ipinamana. Tayong lahat ay kabilang sa sinaunang larong ito. Ito ay isang malaking palabas. Ito ay isang malaki at modernong kulto. At ayan ang kwento ng Inuma-Elish at ang kontrobersyal na koneksyon nito sa Biblical Genesis. Ngayon mga ka-LE, pasensya na talaga kung hindi kami nakapag-upload last Saturday ha. Nagsusorry ako kasi nangako ako na sunod kong ikukwento sa inyo itong kwento ng Inuma-Elish. Pero ngayon, masaya na ako dahil bukod sa na-share ko sa inyo itong Inuma-Elish story, natalakay din natin ang kontrobersyal na connection nito sa Biblia. Kaya sana naman may natutunan kayo ngayon ha mga ka-LE. Ngayon, anong masasabi nyo sa talakayan natin ito? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa.
Lagi tayong mag-iingat mga ka-LEA. Iwasan nating magkasakit at sumunod tayo sa health protocol dahil sobrang nakakatakot at hirap magkasakit sa panahong ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado mga ka-LEA. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. Itutuloy na natin ang kwento ng mga Anunnaki. Teka, saan ba tayo naputol nun? Hindi ko na masyadong maalala pero parang naputol tayo sa paglalakbay ni Alelo sa kalawakan. Ganito, sisilipin ko na lang yan at itutuloy na natin ang Anunnaki Saga. Kaya huwag kayong mawala ah, mga ka-LE. Sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!